guys! Good morning! So ngayon, itong sitwasyon sa atin dahil binabayan tayo ng bagyong Rolly. So napakalakas ng hangin. Titingnan nyo, talagang zero visibility. Almost 265 km per hour. So ito ngayon ang sitwasyon namin dito sa Bicol. So we're experiencing the super typhoon. So ngayon, mamaya, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng lampara o kaya ilaw na gawa sa mga recycled materials like used cooking oil. So mamaya ipakita ko sa inyo kung paano yung gagawin. So sige, magpapaiwan muna ako. Babalik ako mamaya kasi talagang napakalakas na ng hangin. So see you guys! Guys, ngayon dito tayo katatapos pa lang ng bagyo namin dito sa Bicol. Kitang-kita niyo naman, baha pa. Napakalaki ng baha, oh. Napakalaki ng tubig. Kadadaan lang ng bagyo namin, almost signal number 5. Number 4 dito sa amin sa Sorsogon, sa Albay signal number 5. Ngayon, pinakasimpleng paraan, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng traditional lamp or tinatawag na lampara, no? Gamit yung mga recycled materials. Okay? Punta ako doon sa ano, kunin ko lang yung mga gamit. Okay? Okay, ito na guys. Itong mga materials na gamitin natin, no? Sa paggawa ng traditional lamp or lampara, no? Gamit yung mga recycled materials. No na? Slippers. Empty cans. Mga cans. Okay? Then, basahan lang, ano, saka use cooking oil. Okay? Uumpisahan natin ito, okay? Okay, what is that? Thank you.
di ako sa Pasko na bago. Ito sa kapag din at pili. Kastas! Daw-daw itong bintana. Hey guys, ito na ang finished product natin, ano, ginawa natin galing sa recycled materials. Ito po yung tinatawag natin na lampara made from recycled materials dahil katatapos lang nga ng bagyo natin. Kanina pinakita ko sa inyong video kung ano kalakas dito yung bagyo sa Sorsogon. Almost signal number 4. Then may kasabay pa na baha. So resulta lang na mawalan kami ng ilaw. So ngayon, simpleng paraan ito para makasurvive tayo instead na bibili tayo ng mga kandila. So ito, mga tapo na materials pero napakinabangan. Ito na siya ngayon. Itong finished product natin. Sana po nagustuhan nyo itong maikling video ko. At sa susunod po, papakita ko ulit sa inyo mga simple tips. O marami pang mga tips na pwede kong i-share sa inyo. Sana po may natutunan kayo. Please like and subscribe my channel. Thank you very much.